Guys, magandang araw sa inyong lahat. Welcome sa YouTube channel ng Beast Water Technologies. So, andito po kami ngayon sa Binyan City, Laguna upang i-feature yung isa sa pinakamagandang water refilling installation namin. So, ano nga ba yung meron dito sa kanyang business at ano yung mga naging collaboration between si Sir Jeff Leasing at ng Beast Water? Meron siyang laundry shop, meron siyang kainan, meron siyang computer shop, then purified water station, and then cube ice. So yan po yung mga andito sa kanyang building. So makikita nyo, na-maximize ni Sir lahat yung space niya dito sa kanyang building. O tara, silipin natin yung kanyang business. Ito po yung entrance ng kanyang building. Bubungad po agad sa inyo yung water refilling station ni Sir Jeff Leasing. O tara, pasok tayo. Yung lababo ni Sir is stainless po. Hindi na po siya gumamit ng semento, so mas madali pang i-install. Dalawa po yung kanyang product tank. O, tataka kayo, bakit sir? Dalawa yung product tank niya. Asan yung raw water? So yung raw water po natin is Laguna Waters. Hindi po sila nagdi-deep well dito. Malapit po siya sa residential area. Hindi po pwede. Now, bakit product water po ito? Itong dalawang tanki dito. Lahat po ito, from dito sa machine na to hanggang yung ating pangalawang package na nasa taas, connected po siya sa ice machine, sa laundry shop, dito sa kanyang water station business. Dito sa kanyang machine, kung makikita nyo, ang ating package na nandito is 2019 model pa. And triple membrane po siya. Ito, itong water station package na to, gamit po nila sa water station nila. Now, itong water station na to, pag naubusan siya ng tubig, itong product tank na dalawa na to is connected siya doon sa taas. Okay? Kasi may mga instances na naubusan po ng tubig to dahil sobrang lakas ng production. Now, pag naubusan yan, meron po tayong motor sa baba na pwede nating i-access para makapagtulak siya ng tubig dito sa product tank natin. So, ganun po kaganda yung design na ginawa namin. Whole PPR pipes po ang gamit namin dyan since 2019, 2018 pa lang po. Talagang PPR na ginagamit namin. Hindi kami gumagamit ng PVC. Nagtataka kayo dalawang product water. Saan tumatapon yung reject water natin sa ating water station machine? So yung reject water natin, meron tayong storage tank doon na ipapakita ko sa inyo mamaya na doon nag-accumulate yung reject water natin na ginagamit natin sa laundry. Yan. So, ganun po kaganda yung design na ginawa namin para walang sayang sa tubig nyo at the same time, makasave ka ng bayarin sa tubig. Okay, tara dito sa kanilang laundry shop. So, ito po yung kanilang laundry shop. Yung ating reject water sa ating water station machine, nakadirekta po siya dito. Kung nakikita nyo yung tanki na nandun sa dulo, meron pang tanki na nasa gilid. Yun po yung reject water natin na ginagamit nila sa laundry. Kaya walang sayang sa tubig nila. Lahat nagagamit. Yung reject water na yon may halong Laguna water. Hindi po purong reject water yung ginamit natin. Okay? Tara. Dito tayo sa likod. Sorry, medyo maingay lang. Yung tanki doon, yan yung reject water natin. Diyan nag-accumulate lahat ng reject water from dun sa taas na water station machine tsaka yung water station package dito sa baba. Yun yung storage tank niya. So yun yung ginagamit natin dito sa ating laundry shop nandito. Itong dalawang storage tank na to na 2,000 liters, dalawang product tank po yan. So purified water ang laman yan. Tubig na nandito, galing po dun sa taas. So mamaya ipapakita ko sa inyo yung double membrane package natin na naka-install sa taas. Pababa yung tubig dito. Nang sa ganun, pwedeng gamitin ng ating water station yung tubig dito at the same time pwede niyang gamitin dito sa kanyang ice maker machine. Meron po siyang dalawang ice maker machine dito. Ayan, kung makikita nyo, di ba? Hindi siya yung pangmalakihan na ice maker na pangmalalaking manufacturing company. Pero kung tutuusin, kaya niya na pong supplyan ng ice yung area nila dito.
na maganda siya sa iyong water station business. Pwede mo pong i-incorporate itong business na to sa water station business kasi tugma po sila. Bagay na bagay. Okay, so yung ice dito na magagawa ng ating machine, diretso na siya dito. So dito na pupunta lahat ng yelo, ng cube ice. And then, meron po silang storage area dito. Dalawa. Para hindi matunaw kahit na-stack natin dito sa loob. Meron din doon sa kabila. Okay, so dito, sa baba, itong dalawang to is yung cooler natin para doon sa ice maker natin. Kasi hindi pwedeng mag-overheat yung machine natin doon eh. Kaya tayo naglalagay ng cooling system doon sa ating ice maker machine. So unang in-install namin dito, wala pa po itong mga ice maker machine na to. Ang una pa lang na business ni Sir dito is itong water station. And then, napag-isipan niya, mag-put up naman ng laundry shop. Then, ice maker machine. Now, yung supply ng tubig, hindi kaya nito. Kaya po siya kumuha ng second package natin na gagamitin para doon sa ating ice maker machine. Ayan. So, ang ganda. So, andito po kami ngayon sa second floor ng building ni Sir Jeff Lasing. Panay po rooms lahat ng nandito. Kung meron siyang business na laundry sa baba, meron siyang water station, meron siyang magiging computer shop, ice maker machine. So dito sa second floor natin, meron tayong mga rooms dito. Yung mga CR po dito, mga kitchen nila, ang gamit po nating tubig dito ay galing sa ating water station package. So sabi ko nga po sa inyo kanina, dumaan po lahat ito sa mabusising proseso. Lahat po ng tinatapon na ating machine, nire-reuse po natin siya. Hindi natin siya tinatapon totally. Kasi nagsasayang ka ng tubig pag ganun. Since pwede naman po talagang gamitin yung reject water as source of water, panghugas, panlaba, pwede po siya. Okay? Talagang the best yung ginawa ni Sir Jeff Lasing dito. Believe ako. Kasi minsan pag wala kang idea sa business, hindi mo talaga maiisip yung ganito kagandang design eh. Diba? Tapos, magko-collaborate pa kayo ng Bizwater dun sa design ng mga pipings, talagang maganda yung kalalabasan ng inyong water station business. Okay, so punta tayo dun sa third floor. Sa third floor po natin, nandito na po yung ating second water station package, which is double membrane purified. Tara! So sabi ko sa inyo kanina, ang source water po nila is Laguna Waters. Now, yung tubig na galing sa Laguna Waters, diretso na po siya sa ating raw water storage tank doon na dalawa. Ayan. So ito, yung dalawang to, diretso na doon sa baba. Yung raw water storage tank natin doon sa baba. Now, hindi na natin siya ginamitan ng motor kasi gravity based nga po ito. So yung tubig, flowing na po doon sa baba. Wala na tayong problema doon pagdating sa motor. Meron din tayong reject tank dito na dito pumupunta lahat yung reject dito. Then, ito, konektado siya doon sa reject tank sa baba na ginagamit ng laundry natin para hindi siya maubusan ng supply ng tubig. So, yun po yung gamit ng ating reject tank dito. So, gravity based din, hindi rin niya kailangan ng motor papunta sa baba. So, double membrane package, naka 13 by 54 yung FRP or yung softener natin. Sa Green Series yung machine. So, ito, gamit po ni Sir dito is yung para po dun sa kanyang ice maker machine para hindi siya maubusan ng tubig. Kaya po tayo meron pangalawang machine dito sa taas. Yun po yung sole purpose niya. And then, back up po dun sa kanyang water station. Pag naubusan yung water station niya dun sa baba, meron pong motor doon sa baba na pwede mong gamitin para magtulak siya ng tubig papunta doon sa una niyang water station package doon sa baba. So, ganun po kaganda. Yung collaboration po na nangyari between CEO ng Bizwater and si Sir Jeff Lasing, maganda po yung kinalabasan niya kasi nasunod yung plano. Pwedeng-pwedeng gamitin ng lahat ng nandito sa building yung tubig na galing sa water station natin. So doon pa lang panalo na si Sir sa tubig, makakatipid siya ng malaki. At the same time,
functional yung reject water natin para dun sa ibang businesses niya. So, yun lang po yung topic namin for today. Ayan sa mga installer namin, AJ, Marvin, ang cameraman, Maki. Yun lang po yung topic natin for today. Maraming salamat mga katubig. Maraming salamat sa mga nanonood ng aming videos. Check nyo lang po yung Facebook namin at facebook.com/bizwater or visit our website for more info about water station business. See you guys next time.